Ano yung BJ? Gusto ko lang magpasalamat, Dad. Ginawa mo lahat para mahalap ang tunay kong nanay. Kahit hindi ko siya nakita, ramdam ko naman na mahal mo ko. BJ, hindi ba't sinabi ko na sa'yo noon? Ama mo ako at tungkulin ko ang tulungan ka sa lahat ng mga pangangailangan mo. And I hope magiging okay ka na ngayon. Opo, Daddy. Alam ko na ang totoo ngayon. Kahit paano, makaka-move on na ako. Salamat din sa'yo, Ninong. Ninang, for always being there for me. Anak, ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa usapan niyo ni Tita Margaret? Okay ka ba? Ano ba talaga yung napag-usapan niyo? Inapi ka ba niya? Nagalit ba sa'yo yung Tita Margaret mo? Dahil ba to sa sinabi niya sa'yo? Malaki na po ako. Kaya ko na po ang sarili ko. Nag-uusap lang po kami. Tapos, bigla na lang sumakit ang ulo ko. Kaya ako nahulog sa pool. Nahulog ka? Sumakit ang ulo mo, anak? Nay, huwag po kayong mag-lala. Anong sabi ng daddy mo? Sabi ni daddy ko, magpapa-check up na lang ako. Eh, si mami ko, namimilit eh. Pero nay, ayoko talaga. Ayoko talaga pumunta doon. Anak, baka naman kasi talagang bumalik yung sakit ng ulo mo. Hindi nga po, nay. Anak, baka mas maigi yung magtiis ka na lang muna. Hayaan mo na lang muna na matapos lahat ng mga kailangan gawin sa'yo ng daddy mo. Pero nanay, ganun pa katagal yun. Buong buhay ko, naghihintay lang ako. Wala akong magawa habang yung mga pangarap ko dumadaan sa harapan ko. Tapos ngayon? May kakayahan ako para abutin ang mga pangarap ko. Tapos ilalayo ko ni mami ko dahil natatakot siya na may masamang mangyari sa akin. Nay, aanahin ko ang talino ko. Kung nakakulong lang ako sa loob ng hospital. Sinabi ko to sa kanila eh. Sinabi ko na itong pinakamasama para sa akin. Dahil ganito siguro ako. Kaya ayaw nila makinig sa akin. Tama na yan, Budoy, ha? Makinig ka na lang muna sa mami mo tsaka sa daddy mo, ha? Lahat naman kami, isa lang naman ang gusto namin para sa'yo eh. Yung mapabuti ka. Magulang mo din naman ako, anak. Siguro kung kakausapin ko sila at maririnig nila sa akin kung gaano kasakit ito para sa'yo, baka makumbinsi ko sila. Opo, nanay. Pangako mo sa akin na hindi na po kayo mag-aalala. Okay lang ako. Papay, nay. Papay, anak. Bakit nagbago ang isip mo kagabi? Sa totoo po, Ninang, pagpasok ko ng bahay, kasi dito na ako eh. Pero nung nakita ko si na mami at daddy kasama si Budoy dahil sa problema niya, na-realize ko na silang tatlo. Silang tatlo yung pamilya. Kahit anong gawin ko, hindi magbabago yun. Lagi lang ang pangalawa sa paningin nila. Doon ko na rin isip yung mga sinabi mo sa akin. Na mahal mo ako. Na lagi ka nandiyan para sa akin. Bata pa lang ako. Ako lagi inuuna mo eh. Nung hindi mo pa alam, sinusubukan ko talagang iparamdam sa'yo yung pagmamahal ko bilang nanay mo. Yung makita lang kita na umiiyak at yung nandun ako para punasan yung luha mo. Tapos ngingiti ka. Masaya na ako nun. Makikita ko na po yun, Ninang.
nagpapasalamat ako na alam ko ng totoo. Hindi ko na kailangan pagpilitan ang sarili ko sa pamilyang hindi naman akin. Dahil nandiyan ka na. Ikaw ang nanay ko. Ikaw ang pamilya ko, Nina. Budoy, alam kong masama ang loob mo tungkol sa gagawin mong ito, pero may naisip akong paraan na hindi mo na kailangang ma-confine sa ospital. Anong ibig mo sabihin, daddy ko? Modesty aside, we own the hospital. So pwede kong gawa ng paraan na i-prioritize lahat yung battery of tests mo. Kanya lang, mag-umbisa tayong early in the morning para by late in the afternoon or late in the evening, tapos na lahat ng test, and you don't have to stay in the hospital. Because actually, some of the tests na iraran namin, aabutin din naman ng days para basahin ng mga specialist bago lumabas ang result. So you don't need to stay in the hospital. Huwag mong intindihin yung inihanda ni mami mo. Ako na ang bahala magpaliwanag sa kanya. Salamat, daddy ko. Daddy ko, okay lang po ba sa inyo kung pupuntahan ko muna si Jackie? Kasi gusto kong ipaalam muna sa kanya kung ano mangyayari sa akin. Well, kung magpapaalam ka sa kanya, you better do it now dahil we have to wake up early tomorrow. Sige po, daddy ko. Bibilisan ko. Okay, sige. Jackie, pagkatapos ng klase mo, puntahan mo ako sa opisina, ha? Para sabay na tayong umuwi. Nay, may practice pa po kami para sa Pilipinas IQ mamaya, eh. Magsasama na naman kayo ni Budoy? Sige, manonood na lang ako. Hintayin kitang matapos. Nay, parang ginagawa niyo naman po akong bata. Kailangan niyo pa po ba akong bantayan? Oo, Jackie. Alam kong imposible na bantayan kita bawat minuto. Pero gagawin ko ang lahat ng magagawa ko para mapalayo sa'yo si Budoy. Nay, pinapahirapan niyo lang po yung sitwasyon. Pinapahirapan niyo lang po yung buhay natin. Bakit hindi niyo lang po kasi tanggapin si Budoy? Tita Margaret? Jackie? Jackie, pumalik ka na. Ako nang bahala, eh, Budoy. Budoy? Pumalik ka na. Nay! Okay, pumalik ka na. Nay, ayoko po. Gusto ko po siya makausap. Nay! Jackie, pumalik ka na. Nay, sige na po. Jackie, pumalik ka na! Nay! Hindi, pumalik ka na. Nay! Jackie! Jackie! Nay, parang away po. Sandali! Pumalik ka na! Pumalik ka na! Jackie! Mga kutian, Budoy. Lumayo ka sa anak ko. Hindi ikaw ang lalaki para kay Jackie! Napaka-ambisyoso mo kasi. Sino ka ba? Tumalino ka lang. Yumaman ka lang. Akala mo kung sino ka na? Walang babaeng magmamahal sa'yo, Budoy. Wala. Nay! Nay, sandali lang po. Pangako po, sandali lang po, Nay. Kakausapin ko lang po talaga siya. Jackie, ako na ang bahala kay Budoy. Pumalik ka na, sundan mo ako. Doon na pumunta doon kay Jackie. Baka mamaya kung ano na naman yung maramdaman ng bata. Hirap na nga tayong ipasok siya sa ospital eh. Nakakalimutan mo ba? Hindi pa handa si Budoy makipagrelasyon. At saka Anton, huwag natin kalimutan. Hindi pa nakaka-move on si BJ kay Jackie. Luisa, pwede ba ibigay na natin kay Budoy yung makipagkita kay Jackie? Nakumbinsi ko na nga yung bata eh. Payag na siyang pumasok sa ospital so we can do the battery of tests. O hindi ba yun ang importante? Hindi ba yun ang mahalaga sa'yo? O ba't nagkakaganyan ka ngayon? Oo, nandun ako. Pero alam mo, hindi mo ako masisisi kung bakit nag-aalala ako ng ganito. Pilit kong binubuo ang pamilya natin. Pero ano magagawa ko kung parehong anak natin pinag-aawayan ng isang babae? Anton, tulungan mo akong paghiwalayan si Jackie at saka si Budoy. Ang tigas talaga ng ulo mo, Budoy. Umalis ka na para wala ng gulo dito. Tita Margaret, may kailan pa ako sabihin kay Jackie. Pagkatapos nun, alis po agad ako. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang pananalita mo? Tita Margaret, yun nga po ang pinunta ko dito eh. May pagbabago na naman nangyayari sa akin.
Gusto po nila mami ko, i-confine po ako sa hospital. Kaya please, Tita Margaret, kailangan ko po makausap si Jackie. Budoy? Jackie? Budoy? Jackie? Budoy, ano nangyari sa'yo? Bakit hindi ko magsalita? Sinabi ko sa'yo umakyat sa anak. Budoy, doon ka lang. Okay doon ka lang. Budoy? Jackie? Nay, kakausapin ko na po si Budoy. Jackie? Budoy? Jackie, huwag kang magsalala. Nay! Okay lang ako. Pagbigyan niyo na po ako. Hindi! Budoy? Jackie, nay! Ano ba? Tita Margaret! Nay! Nay, sorry po, Nay. Hindi ko po sinasabi. Ah! Stop! Tingnan mo ang pinagagawa mo dahil sa lalaking ito! Nakukuha mo na akong suwayin! Nakita mo ba yun, Budoy? Nakita mo ba? Ngayon na ako nagbuhat ng kamay sa anak ko! Tita Margaret, aksidente lang po yung nangyari. Hindi po sinasadya ni Jackie. Hindi ko rin po sinasadya. Yun na nga eh, Budoy. Nagkakagulo-gulo na kami. Hindi mo pa rin alam. Narinig mo yun, Jackie. Sarili niyang pamilya gusto siyang dalhin sa ospital dahil hindi normal ang nangyayari sa kanya. Hindi normal na tumatalino siya. Hindi normal na ganyan ang pananalita niya. Ganyan ba? Ganyang lalaki ang gusto mong makasama? Nay, tama na ho. Nakakasakit na po kayo eh. Hindi. Dapat marinig to ni Budoy. Naisip mo na ba, Budoy, ang nangyayari kapag bumalik ang sakit mo? Si Jackie lang ang mahihirapan sa pag-alaga sa'yo. Tita Margaret. Magtalino ka na, Budoy. Pag-isipan mo ang sinabi ko sa'yo. At sana, sana gaya ko, gawin mo ang tama. Layuan mo si Jackie. Kalimutan mo na ang nararamdaman mo para sa kanya, Budoy. Umalis ka na. Umalis ka na. Budoy, umalis ka na. Jackie! Jackie! Umalis ka na. Jackie! 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 Umalis ka na! Budoy! Budoy, umalis ka na! Umalis ka na! Kita makausap. Jackie, masakit yung mga sinabi sa akin ni Tita Margaret kanina. Pero ngayon, naiintindihan ko kung ba't ayaw niya sa akin. Budoy, mahalaga yung totoo. Kung mangyari man yung sinasabi ni Nanay, kung bumalik man yung sakit mo, mamahalin pa rin kita. Alagaan kita. Jackie, alam ko kung gano'n nahihirapin sa akin si Nanay noon. Ayoko maranasan mo yun. Kaya ngayon pa lang, gagawa ko ng paraan. Para kahit anong nangyari, magiging magandang kinubukasan natin. Tita Margaret, sandali lang po. Pasensya na po, Tita Margaret. Pero may sasabihin po ako sa inyo. Babaguhin ko po ang tingin niyo sa akin. Babaguhin ko po lahat yun. Pangako po sa inyo yan. Pangako ko po yan. Hindi na magbabago ang tingin ko sa'yo, Budoy. Dahil ilang beses mo nang tinraidor ang tiwala ko. Hindi mo ako nirirespeto. Umalis ka na o papapulis kita. Nay, parang mawag na, Nay. Opo, Tita Margaret. Alis na po ako. Alis na po ako. Jackie, huwag kang mag-alala, ha? Akong bahala sa atin. Layas! Simula nang dumating si Budoy sa buhay natin, puro kalungkutan at hirap ang naranasan ko.
habang siya pinagsasamantala ng dati kong buhay. Hindi ko akala na mangyayari sa akin to. Magkakabaliktad kami. Well, at least ngayon, siya nang problemado kila mami at daddy. Habang ako, ito, masaya na kasama ka. Ako rin masaya, masaya. Kung maaari nga sana, kung tayong dalawa lang naman, pwede mo ba akong tawagin mami? Sige po, mami. Don't worry about Budoy. Ngayon, magkasama na tayo. Sisiguraduhin ko na wala na siyang makukuha sa'yo. At lahat ng mga inagaw na sa'yo, iisa-isahin natin ulit. Okay? Okay. Ma'am Luisa, hindi po ako nagpunta dito para makipagtalo sa inyo. Sang-ayon naman po ako sa kagustuhan yung patingnan uli ang pagsakit ng ulo ni Butoy. Kung ganoon, anong pinunta mo rito? Naiintindihan ko naman po na anuman ang problema ni Budoy at ni Jackie, dapat munang isang tabi. Nag-aalala din po ako kay Budoy, pareho nyo. Pero hindi kaya sa sobrang pag-aalala nyo, nakakalimutan nyo na importante din kung anong klaseng buhay ang meron si Budoy. Nagpunta rin po ako dito para alamin kung may maitutulong ako sa inyo tungkol sa pagpapatingin kay Budoy. Sa ngayon, wala. Yun din ang dahilan kung bakit mas stricto ko kay Budoy tsaka kay BJ. Sa palagay ko, hindi ngayon ang panahon para maging maluwag sa kanila. Lalong-lalo na kay Budoy, hindi niya lubusang naiintindihan ang nangyayari sa kanya. Hello, Margaret. Ano? Ginawa yun ni Budoy? Anak, dapat hindi mo na ginawa yun. Tingnan mo, ginalit mo si Tita Margaret mo. Paano kung may nangyari sa'yo? Paano kung nasaktan ka? Inday, eto lang kasi para naisip ko para makausap ko si Jackie. Para makasama ko siya. Budoy, naririnig mo ba yung sarili mo? Ang problema sa'yo, kung may gusto ka, yun ang pinagpipilitan mo. Mami ko, alam ko naman ang ginagawa ko. Hindi ito laro-laro lang para sa akin. Kaya kailangan ko sabihin kay Jackie na kahit anong mangyari, magiging magandang kinabukasan namin. Kung makapagsalta ka naman, akala mo hindi na kayo magkikita ni Jackie? Imbis na nagpupunta ka doon sa kanila, eh sana pumupunta ka na lang ng ospital. Ayaw ko na, mami ko! Ayaw ko na bumalik doon! Nandun ako? Parang hayop na pinag-i-experimentuhan. Mami ko, pagod na ako sa dami-dami sinasabi sa akin ng mga tao. Pagod na ako, mami ko! Wala akong pakailang sa sasabihin ng ibang tao! Ang importante, malaman natin yung saan hinasakit mo! Wala problema sa akin, mami ko! Ang problema ko sa sarili kong pamilya. Dahil sa sarili kong pamilya, hanggang ngayon, iniisip pa rin na may mali pa rin sa akin. Ngayon, diniisip na may mga tao sa akin eh. Lalo na si Tita Margaret. Kaya hindi po nila ako matanggap dahil sa sarili kong pamilya, hindi rin ako tinatanggap na ganito ako. Gusto nyo kasi lagi ko sumusunod sa inyo eh. Buhay ko to. Kung may mangyari sa akin, desisyon ko na yun. Ito, yun ang nangyayari sa'yo. Kaya kung pwede ba, pabayaan niyo na ako!